Good morning, guys. Happy. What day is it? Tuesday. What date? November. Oops. 6. Other way. Diba? You say the number first before the month. 6 November. Yay. November 6. See this? Yeah. And may malaking katangahan ang lola nyo today. Ganito yan. 11:30 na kakauwi lang namin. Obviously, Zeb is back home. Because, holiday pala today! Walang paso! Kung kailan kami maaga. Minsan na nga lang kami maaga sa school. Paliwala. Alam nyo, all the clues, hindi ko talaga pinansin. Number one, yung holiday ngayon is Deepavali, which is an Indian holiday. Number one, marami ako nakikitang nagpo-post sa Facebook. Siyempre, mga taga dito, mga friends ko din na may anak, na naka-costume pa nga ng ano, naka-costume pa nga na pang Indian national, mga parang national costume, I believe. Tapos mga happy Deepavali, ganun. Festival of Lights yung intern, ibig sabihin nun. Don't put that in the laundry, it's not dirty. Put that inside the shoes. Tomorrow you'll wear it. And then, so yun number one. Actually, number two yun. Kasi kahapon, si Zeb, paglabas ng school, sabi niya, Mommy, there's no school tomorrow. Sabi ko, no, Friday. Kasi Friday, wala silang school, pero yun yung ano eh, meet the parent, parang meet the teacher, ganun. So, yung assessment for the second half ng school year. Kasi diba nagkaroon kami ng ganyan. First half, end ng first half ng school year. Tapos ngayon, end ng second half ng school year. So, ayun. Tapos, ano to? So, sabi siya ng sabi kahapon. Sabi ko, no, it's not tomorrow, it's on Friday. Nagmamagaling ang lola niyo. May letter kasi yan eh. Kaso, yun nga, nakalimutan ko. Kasi pag sinabi na, alam yun, wala na. Nakalimutan ko na. Nung binigay yung letter, September ba yun? Anyway, so ayun. Tapos pagdating namin sa school, dalawa yung gate. Usually, bukas yung pareho. Kanina, sarado yung isang gate. Pag sarado yung gate, so pasok kami. Pasok kami sa kabilang gate. Tapos, hindi pala, yung paglabas, pag dito pa lang sa amin, yung tinadaan na namin, may parking lot dyan sa may library. Wala ni isang kotse. Sabi ko, this is strange. Sabi ko pa nga kila Zeb. Sabi ko, that's strange. There's no car in the parking lot, right? Mm-hmm. So, yun, wala. Tapos yun na, pagdating namin sa school, sa isang where? Gate. On the chair. Tapos, dun din sa parking lot, halos wala sasakyan. Tapos, wala rin kami nakakasalubong na parents, na may anak, na either papasok. As in kami lang. And still, wala pa rin akong idea. So, yun. Eh, pagpunta sa school, mag-elevator pa. Pag-elevator, may door. So, paglabas namin ng elevator, sa kami, Zeb, can you help me open the door? Para i-push yung stroller. Nakalock! Why did they lock it? Okay, let's wait here. Tamboy pa kami doon, mga 1-2 minutes, doon lang nag-sink in. Sabi ko, wow, holiday mo na kayo. Ano ba tong nanay na to? Hindi kasi nagbabasa. Actually, nabasa ko naman, nakalimutan ko na lang, yun lang. So yun, so from there, tinamad na, ano, parang ano na ako, sabi ko, gagala pa kami, saan ba kami pupunta? Ganyan, sabi ko, parang gusto ko na, ay hindi, hindi pala ako makakadiretso gala kasi dala namin yung school. Don't blast me! Dali namin stroller. So, sabi ko, kailangan talaga na yung... Ay, Zach, not here. Where did it go? Not here. So, ayun. Sabab dalawang isip ako. Diba, grocery ako ng gabi? Sabi ko lang sa kanila. You're looking for bad guys. It's not here. I'm not a bad guy. Sabi ko lang sa kanila, kailangan tayo umuwi. Magluluto ako. Pero, in reality, nag-iisip pa ako, ano gagawin namin? Anong, what's the plan today? Sabi ko nga kanina, kasi alam ko yung passport ni Zeb, diba nagparin niyo si Daddy, sila ng passport niya. Feeling ko, available na. Sabi ko, putahan na lang kaya namin yung passport. Dahil na-realize ko, holiday, disarado din yung embassy today.
Tapos yun, tapos minessage ko si Mag. May pimple ako sa kalikili. Hapdi. Minessage ko si Mag. Eh kaso, meron silang pupunta ang Deepa Valley party. Kasi may friend sila na, close friend nila na Indian. So, ayun. Nasa indamod akong gumala. Kasi tinatamad akong magluto dahil today's ulam is pakbet. Not my most favorite, pero kasi gusto ko gulay-gulay na masana. Kasi actually, gusto ko mag-salad. So, yun yung isa ko kanina. Parang natetempt na ako. Dumiretso kami ng mall para kumain na. Gusto ko mag-salad. Tapos kakain na sila. Kaso, sabi ko, naka-uniform pa. Gusto ko palitan. Kasi kakalab ako lang. Kasi kakakuha ko lang sa sampayan yung uniform. Tapos, mapapawisan lang ulit. At ang lola nyo, nakamag-workout na ako today. 20-minute low-impact cardio workout. Tapos, nung nagpe-prepare na ako ng aking, you know, skincare, kasi nagtalagang, ano na ako, mag-sunscreen. Tapos, nung sabi ko, maaga-aga pa, kasi kaya maaga kami ngayon, di ba? Nag-lip and cheek tint ako. Actually, parang wala na ngayon lips eh, pero merong konti pang tint. Tapos, dito, ginamit ko yung Chris Life Kit. Nakita ko kasi sa post si Chris Aquino. May post si Chris Aquino. Tapos may comment na ang ganda ng kilay mo, ganyan-ganyan. Tapos ni-reply niya, I use Everbilena yung kanyang Chris Life Kit. Inuuna daw niya yung brow mascara and then fill in with a pencil. I've never done that. Naunahin yung mascara tapos pencil. Pero ako, ginawa ko lang yung mascara. Hindi ko na pinensil kasi nga nakapang workout ako. Tapos naka-full makeup. Parang tanga lang. Pero ito, fresh and sure ba? But, yeah. Kung aalis man kami, ewan ko, ang gagawin namin. Bahala na. Haba na tunog-vlog ko tuloy. Ito, bumili ako kahapon sa Daiso. Actually, punta ko ng Daiso. Nagtitingin-tingin pa ako ng ilalagdag na ano, na Christmas decor. Pero ito lang yung binili ko. Wall sticker. Cha-ching! Para hindi naman masyado bare. Yung oras, disregard nyo yan kasi sira na yung relo na yan. Kahit anong palit namin ng battery, kahit bagong battery, lagi na lang siyang nalilate na lang. Nakaka-irita na. Ayan, so. Yun. Para at least, ano. Tsaka madali lang siya tanggalin kasi parang yung ano lang siyang transparent na sticker na. Pagtapos na, madali yung tanggalin. Nag-gitna ako ba? Okay, Rebels. Okay, spur of the moment. Sasama kayo kami dito sa free shuttle. Wala kaming bedok. Wala kami kakain. It's not cold. Wala kami kakain. Okay, guys. Uwi na kami. No, nakapag-vlog doon kanina. Gutom na kaming lahat. Tapos, actually, biglaan lang yun eh. Diba, punta kami ng mall. Tapos, sa labas, nakaparada yung mga bus. Sabi ko sa kanila, gusto niyo mag-bus? Ganyan, punta tayo sa ibang mall. Sige. Ayun, pagdating dito, wala naman kaming, akala ko kasi may ano, may food court. Hindi ko kasi memorize yung mga ano dito. Akala ko may food court. Sabi ko para maiba naman yung choices. Walang food court. Tapos ikot kami lahat ng floor na pinuntahan namin. Pero nung gusto ko kainan, kasi magpapamahal na ko. So, where did we end up eating? Ta-da! Where did we eat? McDonald's. Yeah. We have McDonald's near our place, right? But why did we go all the way here to eat at McDonald's? Ayun, it's 4:34. 2:34 na, so uwi na kami kasi ito ayan na umuwi. Yeah, may balloon. Why? She won't fly. Okay. So ayun. Uwi na kami. Hinihintay ka na lang. Hinihintay na lang kami ng shuttle. We're home na, guys. Wala kaming tanga. Nagpakahirap. Nagpunta dun. Para mag-McDonald's. Ang init! Pabalik! Grabe. Anyways. Napapaliguin ko yung dalawa. Tapos ako naman magluluto. Ano ba naman yan? Parang ewan lang. Para may gulay. Kailan ko magulay kasi hindi healthy yung kinain ko. McDonald's na naman. Ay, nako, sabi ko, kaya ko kayang igawin yung ano. Diba meron yung 21-day challenge na no junk food. Lahat healthy. No sweets, no soda, no sugar, ganun. Kaya kong sagugustuhin, pero ang hirap na. Pero gusto ko nga sana mag-healthy eating, at least yung 30 days, ganun.
So, pag yung kaya madali yan, wala kang maisip makain. Pero I was craving sana talaga ng salad eh. Yun yung gusto kong kainin. Papunta na kami ng mall eh. Naisip ko. Pata kaya kami kami lang. Why you put this box upside down? Oh, sorry. You're hoping na? Very good. Very good. Oh, no? Samo ah. Soap your knee. Okay. So, yun. Magluluto na ako habang sila ay naliligo. Hindi ko ito pag nanapin kasi grabe, pag nagnanap sila, pahirapan katulad gagabi. Mag-aalas 12 na nakatulog yung dalawa. Hindi naman ganun kahaba yung nap nila, pero ang hirap patulogin. Sabi ko, tama na. Hindi naman na mag-nap. Ayun, Chef Gavin. Okay. Okay, it's 5:40. And tapos almost done ang aking magulay na ulam. So, dami ko na namang ano, nag-clear out na naman ako sa ref ng mga tira-tira na umabot ng ilang araw. And ngayon, tinapon ko na naman. Nakakainis, nakakahinayang. Imagine mo yung kinagastos mo doon. Tapos hindi na uubos. Tapos aabot ko ng ilang araw. Ito nga, hindi ko nilahat yung kalabasa kasi yung laki ng kalabasa ang nabili ko. So, sa susunod na yun, gata. Hindi ko niubos yung kalabasa. Pero, pati yung okra. May konting okra pa dun. Eh, hindi ko alam kung matagal na naman ito mauubos. Tapos, ayan. So, gulay na gulay ako. Tapos, sabi ko, babawi din ako. Mag-green juice ako. Kasi, ang tagal ko na yun nakapag-green juice. So, green juice. Eh, spinach and then pineapple at saka coconut water. Parang Halloween, no? Dito pala dapat nag-film eh. Ang mga kababalaghan. Favorite ko to dati, nung dati nag-ano ko. Matagal na matagal na yon. Bago pa ako mag-buntis kay Seth. Nakwento ko na to before na nag 30-day smoothie challenge ako. Almost. But we're waiting for daddy before we... Tumayas yung daddy ng merienda. Kaya rin yung mabusubos eh. Yeah. He's buying crispy pancake. I like crispy pancake. Yeah, that's why. Wait for daddy. Ano yung favorite ko na smoothie doon sa challenge na ginawa ko, 30-day challenge yun, is ganit. Ito, spinach, pineapple, coconut water, coconut juice, tsaka avocado. Pero wala akong avocado kasi nga mahal. Yun ako bumili. Yun na lang. Pagawin ko. What? Sayang yung water. Sayang yung pinasok namin sa eskwelahan kanina. Nakakainis yung gumising na maaga. Na-stress ako sa umaga. Tapos wala pa lang pasok. Battery. What can you say about that? What can you say? Is it yummy? Super yummy. Ngayon na, anong oras na? 5:48. Ngayon lang sila nakanood ng TV the whole day. Okay. Anyways. Ako ay maghuhugas. Ang dami kong hugasin. Gusto ko sana gumawa ng sabon. Oh, hindi ko pala na-vlog. Gumawa ko ng candle. When was that? Yesterday. So, 24 hours na to. Curing. Yes, meron ganong term. Sa paggawa ng Ken. At actually, pati sa sabon. Pero yung mga cold process soap, yun yung talaga nag-cure-cure pa ng mga ilang weeks yun? 12 weeks ba? Mas ang daming weeks. Pati ang kandila. Kino-cure. So, nag-prepare ako ng apat na lalagyan. Kaso, hindi, mali naman yung measurement ko. Akala ko yung measure ko na wax, aabot sa apat. Hindi, dalawang puno lang, tapos isa na bitin pa. Ayun, no? Dapat nilagpas ko kasi ng konti. Pero this smells good. This is Christmas. Hindi ko pa alam kung ano yung official na ipapangalan ko. But the scent is Christmas Cabin. And it smells so Christmassy. Sabi ko, itatry ko na nga pala ito. Try ko na nga ito. Kasi pag magawa, yun nga lang kapag ano, magasus. Kapag gagawa ka ng kandila, itetest out mo on your own. Ano din eh. Itetest out mo rin sa sarili mo kasi kung okay ba yung pag, yung week, ganun-ganun. Kaya, yung budget mo, kung bumili ka ng materials na ganito,
hindi mo siya maibabalik parang lahat. Kasi may part doon na kailangan sa ano mo, pang testing. Pero mga, smells like Christmas. Hey guys! Ang kintab na ng mukha ko kasi nakapag, ano na ako. Skincare. Yes! Sobrang karir itong ginagawa kong pagre-research. Talagang kagabi, may notes pa ako sa notebook ko. Ay, anyways. Hindi ko alam kailan ko siya mabibili. Pero nandun na siya sa cart. Naka-add to cart na medyo masakit yung lalamunan ko. Actually, kanina to pagkagising ko, na-feel ko na. Ay, ayoko magkasakit. So, magdi-diffuse ako ng sniffle stopper para pang-prevent. Ano pa? I'm gonna try to edit. It's ano pa lang? Maaga pa eh. 8:30. Hindi ako nag-grocery kasi ang dami nung pinakbet. Si Zach nakatulog mga 7 o'clock. Kasi diba, umuwi si Daddy, may dalang merienda. So, kumain ng merienda. Tapos nakatambay doon. Maya-maya, tulog na pala sa sala. So, pinasok na ni Daddy. Sabi ko, idire-diretso na yan. Kasi kanina pinapatulog ko. Sabi ko pala kanina, di ba, hindi ko sila pagnanapin. Tapos, habang naliligo sila, may naganap na bangayan, ganyan-ganyan. Nag-iiyakan yung dalawa. So, nakita ko na sa mukha ni Zach na inaantok. Siyempre, umiiyak siya. Yung mata niya, halata ng inaantok. So, nahiga kami. Patutulogin ko dapat. Tapos, ikot. Tapos, iniisip ko yung lulutuin ko pa. Sabi ko, ang dami ko pang hihiwain, maanin. Sabi ko, Mommy will cook, ha? The two of you sleep. Pero walang sleep na nangyari. Naglaro silang dalawa. So, ayun. Tinamaan si Zach ng antok. Si Zeb, buhay na buhay pa dyan sa labas. Pero, sabi ko kay Daddy, patulogin na. So, meron tayong time. Pero baka makatulog din ako. So, nalaro mo lang ko eh. But anyways, ayun na guys. I will see you on my next vlog. I'm gonna end this. I hope you enjoyed watching. Don't forget to subscribe to this channel and Devin's channel. Bye guys! Good night!